So yun, good afternoon, good day sa inyo mga tol. So ito yung aking Isuzu Altera. This is actually a 2013 kung hindi ako nagkakamali. Ayan, pagkakasensyaan nyo na, no? Madumi. Medyo matagal na kasing hindi nagagamit eh. So, itong video na to, I just wanna showcase to you guys kung ano yung current status or situation ng ating Altera. Ayan, una-una is yung napakadumi. And itong ating headlights, medyo naninilaw na. Pina-restore ko pa yan, yung lagay na yan. Pero wala, medyo madilaw pa rin talaga. So since 2001 ngayon, saka minamoy ako, wala naman, hindi naman dito. Eight years or seven years old. So never akong binigo nito. Never akong nasiraan. Well-maintained to sa kasa. Napabayaan ko lang nga kasi nga recently lang ako bumili ng D-Max. Pero madumi lang to. Konting dinis lang. So nabili ko to 2018 second hand. Hindi ko makakalimutan kasi first day ng first year, one year old na yung baby ko nung mabili ko to. Ayun yung gilid. Sobrang dumi lang. So, pag 3 years na sa akin. And I'm very happy sa performance niya. So, ito. Yung loob. Yung leather niya dito sa sidings, sa doors. Magandang maganda pa. Ayan, buhay na buhay ko. Ayun. However, ito sa mga upuan, ayan, medyo nakaprak na. Dahil nga sa edad. Saka, take note, nakabilad lang ito sa labas. Wala kaming parking sa loob ng bahay. Ayan. So, currently siya ay, ilang kilamit? 87,000. Na-install lang ko siya ng head unit, 10-inch. Ayan. Ayun lang ang problema sa leather na ito, nagka-crack na. So, plano ko siyang lagyan ng seat cover. Napakadumi rin na carpet, kailangan ng deep clean. I think kailangan ko rin magdawa ng video about deep cleaning ng kotse. And marami na rin siyang mga dings. Ayan, dings. Wala ko nakikita sa camera. Ayan. Parking. Marami na rin gas-gas. Saka naglagay pala akong LED. Ayan o. Saka itong plate holder. Plate number holder. Nangalawang na lang o. Kasi nasa labas lang siya. Saka ito. Pabili ko sa 800 pesos. Sa Lazada. Napakatibay niyan. Napundi yung headlight ko one time ng isang piraso headlight. So, tumatakbo ko ng gabi, isang headlight lang ang gumagana. Ito lang yung naging katulong para makita yung daanan. So, very happy ako nito. Hanggang ngayon, 3 years na, gumagana pa yan. 800 pesos, napakalayo ng narating. Sa engine performance, halos parehas sila ng consumption ng diesel. Bago. Maganda pa ng performance ng akin ito. Umabot pa ako ng 9 kilometers per liter. 4JJ1 ang makina nito. 4JJ3 na yung D-Max 2021. Wala pa akong pinapalitan dito na belts. Lahat original pa to. Kasa maintain. Lahat ng record nito nasa kasa. Every maintenance, every PMS, meron akong record.
Ni-start ko na nga lang eh, kasi wala, hindi ko na nagagamit eh. Ayan, maraming gas-gas. Ito, faded na. Ito, nag-fade na. Ayan eh. Araw sa kasana. Ayan, ayan. Fade na rin. Kailangan na kailangan ng piano. Kailangan na kailangan ng anuhan. Pilamusan. Tapos ito, yung visor na ginalagay ko nung 2 years ago, 3 years ago. Hindi na itim, violet na. Hanggang, magbabiolet yan pagka deny lang. But anyways, that's cheap naman. 1,000 lang yan. Pwede naman ako bumili ulit. Yan. Floor mats, wala akong makitang floor mats. Pero definitely bibili ko ng floor mats for this. Saka ito, kinubera ko na yung ano, yung gear shift ng leather. Nabili ko lang din sa Lazada. Kasi, leather yan. Pero kasi dahil sa kamay acidic, so hindi na maganda yung texture, so nilagyan ko ng leather cover. So far, itong leather na handrest, yan yung cover dyan, okay na okay pa, parang bago pa. Ina-maintain ko yan, nilalagyan ko ng leather conditioner cleaner. Ang ganda-ganda ng leather nito. Ayan o, may red stitching. Sana hindi agad masira. Ayan, dumi-dumi o. Kasi yung baby ko, dito ko makain eh. Dahil nga pandemya, dito kami makakain sa labas. Take-out lang. Nangangalawang na yung mga tornilyo. Pero yung leather niya, perfect. So, madali lang naman yung tornilyo lang yun. Ano yung likod? May PD pala yung headrest ito. Ang bukas. Ayan. Kung ano yung nakalagay dun sa head unit. Ayan. Off na natin ito. Kaupuan sa likod, okay na okay pa. Nauusog yan para pwede mong lagyan ng cargo o kaya pwede dito dumadaan yung tao sa likod. 7-seater pala to. Isa rin sa mga premium features na to is yung headliner niya is itim. Mas nagyan ko na rin siya ng tow hitch. Pasensyaan nyo na po, napakadumi. So, naka 20 inch wheels pa lang. Ang gulong natin ay 265 50 R20. Hindi ko lang kabisado yung anong brand mong wheels yan kasi nung nabili ko yan, ayun na yan eh. So, future plans for this car is of course, linisin. Tapos saka siya saka natin papahiblamusan. I don't think bibili ko ng panibagong headlight. I'll try to restore it myself. Kaya kasi, I think ang isang piraso nito 3,000 each. So, dalawa, umaabot ng 6,000. Okay. Tapos, yun nga pala, may tama to dito. So, na, nag-drive ako one day sa river drive. Hindi ko na tansya yung barrier. Umama ako sa barrier. Buti ito lang, hindi na pang ganyan. Yung bumper. Yeah. Yung gulong pala na ito rin. Papalitan ko na kasi 2016 yung gulong. Nakapal pa, pero nagkukulap na kasi yan eh. 5 years old na. So yun, no? Ayun yung video ko for today. Watch out din sa Antera restoration natin. Wala akong balak ibenta to kasi family car, napakaluwag. Pwede maraming tao. I'll also make a video pala ng Honda City. Watch out din doon.
my next video.